math lalakbay. Panibagong araw na naman ng pagkatuto ang ating haharapin. Ako si Teacher Louie, ang inyong math tanong, pero math tulunging guro sa mathematics. Ako ang makakasama ninyo sa mundo ng mga numero at ang gamit ng mga ito sa pang-araw-araw na buhay. Handa na ba ang inyong papel at lapis? Nakapag-unat-unat na ba kayo? Kung gayon, hindi ko na patatagalin pa. Simulan na natin ang ating paglalakbay. Tara! Nasubukan mo na rin bang sumulat ng liham para sa mahal mo sa buhay? Kung tutuusin, mas madali na ngayon ang komunikasyon. Pwede mag-text, tumawag, mag-chat, o mag-email. Pero iba pa rin pagsulat kamay mo ipararating ang mensahe mo. Magandang umaga, Teacher Louie! Magandang umaga rin, Lino! Alam ko po, kasi may bago kayong araling ituturo ngayon. Kaya, tamang-tama po itong maikling kwento na nabasa ko. Aba, mukhang maganda yan ah. Sige, babasahin ko. Maagang umalis ng bahay si Ginang Lorna para mamili ng mga paninda para sa kanyang tindahan. Nakita niya ang mga gamit pampaaralan tulad ng lapis, kwaderno, papel, pangkulay, at plastic envelopes.
Bumili siya ng 8 lapis, 12 kwaderno, 15 papel, 10 kahon ng pangkulay, at 20 plastic envelopes. Ngayon naman, mga bata, may sasagutan tayong mga katanungan. Sino ang nagpunta sa tindahan? Kung ang sagot ninyo ay si Ginang Lorna, tama! Ano-ano ang kanyang mga binili? Kung ang sinagot ninyo ay lapis, kwaderno, papel, pangkulay at plastic envelopes, tama kayo! Ilang lapis ang kanyang binili? Kung ang sagot ninyo ay 8, tama! Ilang papel ang kanyang binili? Labing lima ba ang sagot ninyo? Tama! Ilang plastic envelopes ang kanyang binili? Kung ang sagot ninyo ay 20, tama! 8, 12, 15, 10, 20, mga bilang din po yun, hindi ba, Teacher Louie? Pero bakit po iba yata ang itsura ng pagkakasulat? Tama ka, Lino. Magaling ang iyong obserbasyon. Ang mga bilang kasi ay maaaring isulat sa dalawang paraan. Maaari itong isulat sa pamamagitan ng simbolo o tambilang o salita. Tingnan niyo to. Ang hawak ko ngayon ay popsicle sticks. Ilang piraso kaya ang mga ito? Bilangin natin ng tigsasampu. Sabayan ninyo ako sa pagbibilang. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Ang isang bungkos ay may 10 popsicle sticks. Kung titingnan natin sa chart, ang bawat stick ay katumbas ng isang bilang. Tandaan, sa bawat 10 sticks ay nakabubuo tayo ng isang bungkos. Tingnan kung paano isulat ang mga bilang mula 0 hanggang 10. Maaari kayong sumabay. Sundan lamang ang mga linya. Mahalaga na matuto kang magsulat. Isang paraan ito para maipahayag mo ang iyong damdamin. Gumagamit man tayo ng makabagong teknolohiya, maaari pa rin nating kumustahin ang ating mga mahal sa buhay sa paraan ng sulat kamay. Bilangin pa natin ang mga natirang popsicle sticks. Sabayan ninyo kong muli. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo,
siyam, sampu. Nakabuo tayo ulit ng isa pang bungkus. Laging tandaan, ang isang bungkus ay katumbas ng 10 sticks. Kapag pinagsama ang isang bungkus at isang stick, ang bilang nito ay 11. Tara, bilangin natin. 10, 11. Gayon din kapag pinagsama ang isang bungkus at 2 sticks. Ang bilang naman nito ay 12. 10, 11, 12. Kapag pinagsama ang isang bungkus at 3 sticks, ito naman ay 13. 10, 11, 12, 13. Susundan lamang ang bilang hanggang sa makaabot tayo ng 19. Ang isang bundle at 10 sticks ay magiging 20. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Mapapansin na pagkatapos ng bilang 10, maririnig sa susunod na bilang ang salitang 11. 11, 12, 13, 14, 15. Pansinin ang pagkakabaybay mula 1 hanggang 10. Naiiba lamang ito pagdating ng 20. Bakit? Dahil pinagsama natin ang 20 o 20 bungkos. Pansinin naman ang pagkakabaybay ng mga bilang ng tigsasampu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 100, at 100. Ito ang magsisilbing gabay ninyo sa pagsulat at pagbasa ng mas malalaki pang numero. Tayo ay magsanay. Ayusin ang mga letra upang mabuo ang tamang baybay ng mga bilang. Maaaring humingi ng tulong sa iyong kasama sa bahay. May 15 segundo kayo para sagutin ang bawat bilang. Unang bilang, ano ang tamang baybay ng 5? Tingnan ang tamang sagot. Sunod na bilang, ano ang tamang baybay ng 18? Ito ang tamang sagot. Huling bilang, ano ang tamang baybay ng 70? Ito ang tamang sagot. Tama ba lahat ng iyong sagot? Kung oo, ikaw ay mathusay! Bilangin at isulat ang simbolo ng kabuoang dami ng mga larawan sa bawat pangkat. May 15 segundo kayo para sagutin ang bawat bilang. Unang bilang. Ang tamang sagot ay 13. Sunod na bilang. Ang tamang sagot ay
34. Huling bilang. 26. Tama ba lahat ng iyong sagot? Kung oo, ikaw ay math galing! Punan ang mga nawawalang numero, larawan o salitang bilang sa bawat kahon. May 30 segundo kayo para sagutin ang bawat row. Sa unang row, bilangin natin ang nasa larawan. May 15 ball pen. Ito ang tambilang o simbolo at salitang bilang sa 15. Sa sumunod na row, ang tambilang o simbolo ay 27. Bilangin kung tama ang bilang ng iginuhit. Ito naman ang tamang baybay ng 27. Sa huling row, ang salitang bilang ay 42. Bilangin kung tama ang bilang ng iginuhit. Ito naman ang tambilang o simbolo para sa 42. Tama ba ang lahat ng iyong sagot? Kung oo, ikaw ay math terrific! Alam niyo ba kung ano ito? Ito ay isang liham. Ito ay inilalagay o inihuhulog sa loob ng mailbox. Alin ang larawang nagpapakita ng bakante o walang laman na mailbox? Sa letrang A ba o sa letrang B? Sa tulong ni nanay o tatay, pwede rin ni ate o kuya i-comment ang inyong kasagutan sa ating official Facebook page. Huwag kalilimutang ilagay ang inyong buong pangalan at ng inyong paaralan. Maaari kayong magkaroon ng munting sorpresa. Ang mga numero ay maaaring isulat sa simbolo at salita. Makatutulong ang patuloy na pagsasanay upang matandaan mo ang mga ito. Para sa inyong takdang aralin, isaulo ang simbolo at salitang bilang ng bawat numero mula 0 hanggang 100. Maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa akin ngayong araw. Ako si Teacher Louie. Tumutok lang at laging tatandaan, huwag matakot sa mga numero. Lahat ay kayang matutuhan basta sama-sama tayong nagtutulungan. Hanggang sa susunod nating pagkikita,